Sa katanungan na magugunaw ba ang mundo? Ang ating planetang lupa ay hindi mawawasak ng anumang pahamak na pangyayari. Bakit tayo nakatitiyak? Dahil nangangako ang Diyos na ang lupa ay hindi makikilos hanggang sa panahong walang akda o magpakailanman. Awit 104:5. Ang mga lahi ay umaalis at dumarating, ang sabi ng Biblia. Ngunit ang daigdig ay mananatili magpakailanman, bagong salin sa Pilipino. Ayon sa orihinal na tekstong Hebreo ng Awit 104:5, may dalawang salita na ginagamit dito upang idiin na patuloy na iiral ang lupa. Olam para sa panahong walang takda, at ad para sa magpakailanman. Ang olam ay maaring isang maraming taon o walang hanggan. Ayon sa Students Hebrew and Chaldee Dictionary in Harkavy, and ad ay nangangahulugang mahabang panahon, walang hanggan, magpakailanman. Yamang ginagamit ang dalawang salitang Hebreo na ito sa teksto, ipinapakita nito na tiyak na patuloy na iiral ang lupa. Isaalang-alang ang tatlo pang dahilan mula sa Biblia na nagpapatunay na ang lupa ay mananatili magpakailanman. Una, nilalang ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng mga tao, isang sagana, pandaigdig at nakalulukod na paraiso, at hindi para maging tiwangwang lamang. Inilarawan sa Isaiah 45:18 si Jehovah bilang ang maylalang ng langit. Siya na ang tunay na Diyos na tagapag-anyo ng lupa at may likha nito. Siya na nagtatag nito ng matibay na hindi niya nilalang na walang kapuluhan, na nag-anyo ito upang tahanan. Ikalawa, noon pa may ipinangako na ng Diyos na ang mga taong susunod sa Kanya ay maninirahan magpakailanman sa mapayapang lupa. Nangangako ang Micah 4:4, uupo sila ang bawat isa sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos, at walang sino mang magpapanginig sa kanila, sapagkat ang mismong bibig ni Jehovah ng mga hukbo ang nagsalita nito. Kaya ayon sa layunin ng Diyos, tiyak na mananatili ang lupa magpakailanman upang maging tahanan ng sangkatauhan, dahil kung hindi, mawawalan lang saysay ang kanyang mga pangako. Awit 119:90, Isaiah 55:11, at Unang Juan 2:17. Ikatlo, iniatas ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa lupa. Kung tungkol sa langit, ang langit ay kay Jehovah, ngunit ang lupa ay ibinigay niya sa mga anak ng mga tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, Awit 115:16, magagawa ba ng isang maibiging ama na magbigay ng isang napakagandang regalo sa kanyang anak at pagkatapos ay babawiin ito at sisirain lamang? Siyempre hindi. Sa katulad na paraan, hindi gugunawin ni Jehovah ang lupa, nililipunin ang lahat ng naninirahan dito, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4:8. Tiniyak ni Hesukristo na matutupad ang mga pangako ng kanyang Ama nang sabihin niya ang iyong salita ay katotohanan. Juan 17:17. At ang Diyos na hindi makapagsisinungaling ay nangangako, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at tatahanan sila roon magpakailanman. Awit 37:29, Tito 1:2. So, dun po sa mga natatakot kung magkakaroon ng rapture, kung magkakaroon na magugunaw ang mundo, ayan po yung sinasabi ng Biblia. Ginawa po ang lupa o ang earth para maging tirahan ng mga tao.
na mga matutuwid na tao. Ulitin lang po natin yun, ano, merong unang dahilan nga nilalang ng Diyos ang lupa upang maging tahanan ng mga tao, isang sagana, pandaidig at nakalulugod na paraiso, at hindi para maging tiwangwang lamang. Ang pangalawa, noon pa man ay pinangako na ng Diyos na ang mga taong susunod sa Kanya ay maninirahan magpakailanman sa mapayapang lupa. At ang pangatlo ay iniatas ng Diyos sa tao ang pangangalaga sa lupa. Kung tungkol sa langit, ang langit ay kay Jehovah, ngunit ang lupa ay binigay niya sa anak ng mga tao, ang sabi ng salita ng Diyos. Yun po. At yun po ang magandang balita.